Good morning, everyone. Good morning, guys. Gising ko lang. No? Time check is 10:35. Okay, dito. Kita nyo? 10:35. So, umaga. Tawa pa rin na to. So, ngayon, 20 of February. Bilis ng ano? Bilis ng panahon, guys, no? Parang wala lang. Parang kababago lang ng February. Tapos na yun, 20 na. Sahod na naman, next. So, parang buhay natin dito is buhay 400 meter dash track until ang ano natin. Pag go, ikot, tapos balik na naman. Ano, ano ang buhay natin, guys? Diba? So, parang may ubo ako. Anyway. Sa mga wala pa, hindi pa pala naka-subscribe, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. Click na rin niyo ang like, saka bell notification para sa next video ko updated kayo. Share niyo na rin sa mga kaibigan niyo, pamilya niyo. So, kahit pa paano, may napupulat kayong kunting aral sa akin, ano? Kahit na halo-halo yung mga topic ko. Kasi yung topic ko naman is buhay OFW, music, buhay. Baka buhay ko, araw-araw. So, ito na naman. So, bukas off din na naman natin. Ang bilis, ano? Parang last week lang yata kami nag-off. Pumunta kami sa Albalad. Ngayon, bukas off din naman. Friday na naman ulit. So, ang ganda ng herdo ka, no? Herdo ko. Herdo sa pag-ihising. So, ayun, guys. Lamig ng panahon ngayon. Malapit na patapos yung winter dito. Init na nang painit. Bukas. Ang gagawin natin bukas? Hindi pa natin alam. Mamaya, tumawa tayo. Wala lang stress yung umpisa ng program, tennis program. Tuloy-tuloy po yan hanggang alas. 8 tayo ngayon. 3, may alas 4, may alas 5, may alas 6, may alas 7. Yun. Ay, may alas 8 pa. Hanggang alas 9 pala ako ngayon. Yun ang trabaho ko. Back to back, walang pahingahan. Walang mag-isa. For 10 months now, ako pa mag-isa. Hopefully next month, may darating na. Dala. Bunda rin. Ngayon na next month. Hindi ko alam kung bakit pinapatagalan pa nila ng ganito. Kaso, walang visa. Madali naman siguro magkuha ng visa. Magugustuhin talaga nila ng kumpanya. Makukuha talaga sila. So, yun nga. Real talk talaga na malaki na nito talagang kita sa kumpanya. Sa area ko, sa tennis. Tutusin, hindi pa nag-exit yung kasamahan ko. Ano? Si Kapel, Indiano. Years kami nagsasama na futuro. Tennis, dalawa kami. Kain mo na. Uy, kami. Ito yung breakfast. Saka breakfast. Saka snack. Ayan. Mga couple last year. April. Mula nung umuwi, wala pa akong kasama. So, pumapartya dito sa atin. Sa tuturo. So, gumawa ako lang isa. Gamit yan.
hirap handle yung mga bata. 3 years old, 5 years old. Nakaupo mo yan. 8 siyang kampo. Yan, diba? Eh, alam mo lang, 3 to 5 years old, bata yan. Kayo, siguro, habang tinatawa mo yung dawa, prefer to tennis. Yung iba, tayo, tumatakbo. Lalo. Iniwasan mo yung kapuntugan kasi may dala yung raketa. Tapos yung mga parents, natinyan lang naman yun. Ang pleasure doon, eh, paano mo? Paano yung mga bata? Na habang nagtuturo ka, yung dalawa ang mga ibang bata, paupo lang, tumitingin. Bata yan, 3, lalo 3 years old. Tayo lang, pupunta sa parents. Parents naman nakatingin sa'yo. Titingnan ka kung paano mo yan ba. Mayok, ayun, bata, 3 years old, tayo. 3 to 4, kaya 3 years old, 4 years old. Mayok. Tapos dating naman sa 6 to 8, ang kulit. Siguro ng bata na ayaw makinig. Ayaw sumunod. Ano yung handle mo? Program yan. Pressure. Ano ba ka? Pressure ako. Kasi nagbabayad din sila. Kailangan matuto, di ba? Eh, yung ibang bata, ayaw eh. Parang laro-laro lang piling nila. Hindi, kung maabot na isang taon, ganun pa rin ang status yung paglalaro nila. Eh, di, pressure ka. Tatanungin ka sa parent. At ganun. Sabihin naman po ito, di ba? Pero ayaw nila maniwala nun. Kaya presyo. Mga na yung may partner ka. Kapag nagtuturo ka, yung partner mo, siya nag-organize, upo, ganyan. Or, matapos ng turo mo, tinuruan yung dalawa, tapos, tawag ka lang ng dalawa, tuturuan niya uli yung mag-error correction niya, kung ano yung mali nila. Yan. Habang ako magtuturo, ganito ang gagawin niya. So, kaya. Tawag ko lang 10 months. Dati lang kita sa kumpanya kasi dapat dalawa. Kasi hindi lang pinagsahod nila sa isa. Is na libre. Wala. Ako lang pinagsahodan. So, yun. Na libre. Tingita, klar, diba? Tapos, ano pa yun? Tama pa noon. Nakakasama sa akin. Yes. Kung habang 2 years kami nang kasamaan ko na Indian, yung sahod niya malaki. Ang sahod ko kalahati. Sa kanyang sahod. Ako ang may lisensya. International license. Pinakamataas na lisensya. Ako yung nagdala sa tennis. Siya yung assistant. Ako ang kalahating sahod. Matala siya yung Indiano. Mataas yung sahod. Walang lisensya. Walang international license. Tatanong ko sila, bakit? Ayun naman silang gumagawa ng paraan. Ang that time ng duty manager to. Alam ng mga tao dyan. Alam ng mga duty na manager ng sahod ko. Pero until ngayon, hindi pa rin nila ginagawa. Ako naman, keep going na lang ako. Hindi ko na lang inisip ng masasabi ng trabaho. Kasala lang. Ito lang. Eh, yun na naman ang pinansahan natin dito. Trabaho. O sana naman na maintindihan nila ano, yung hirap at pagod na nadaanan ko. Ever since paghawa ko na ako lang mag-isa, walang mga liklamo sa tennis. Ano? Walang liklamo na pinabayaan ko mga bata. Walang liklamo na pangit na pagturo ko. Walang mga liklamo at wala. Yung iba, meron.
ibang sports, may mga reklamo. Tara, sa rin wala. So, yun lang yun. Morning to! So, ano lang. So, dapat naman sana na evaluate nila yung mga staff. Dapat sana every year or every after the contract, before the contract ends, evaluate nila na anong performance ng isang tao, staff nila. Eh, kung maganda yung performance, itasa nila ang sahod, increment nila, ganun sana. Kaya dito, daming una-una, maraming nag-resign. Kasi, yun nga, walang taasan ng sahod. Dapat, naintindihan ng kumpanya, dapat iyan unin lang ng table. Lapag nyo sa table yung mga amo. Yung mga duty manager sila, mga senior duty manager, kasama yung head HR. Ilapag nila na ganito, dapat alagaan natin yung staff nila. Hindi lang naman talaga dito yung kumpanya na hatid sundo. Ano. Dapat alagaan nila yung salary basis. Yung tamang salary. Bibigyan nila ng salary increment para ganahan naman mga tao. Or sige magtrabaho. Baka bulyamano. Tapos di ba? Bulyamano. Bigyan mo na o. Kahit na 500. Asan? Maximum 1,000. Yan. Akin naman, sobra-sobra na. Sobra-sobra yung binigay ko. Sana naman na intindihan na kumpanya. Sana naman na lumukas yung mata nila. Uy, parang. Uy, dapat natin taasan to kasi ganito. Ang ganda yung performance. Walang problema yung pagdala niya. Walang reklamo. Parang ganun. Diba? So, sa akin naman din, yung employee in demand, hindi ko ano yan, hindi ko inisip yan. So, yun naman. Takot trabaho lang trabaho. Ganun yun. So, sa kanila lang yun. Ang ano ko ngayon ay sana, kinagdasal ko talaga. Sana, na maintindihan nila. Hindi, asam na hindi ko pa nakausap yung senior duty manager nun. Yung manager na nun, duty manager, nakausap ko na. Pero wala pa rin action. Sinabi lang na wala. Walang mangyayari. Ang alam mo yung hanggang doon na lang, hindi nag-extend na, o sige, kausapin ko yung senior duty manager natin about sa concern. Hindi yung pagsabi mo sa duty manager mo, hanggang doon na lang. Parang walang magawa. Silangan lang doon eh, para silang magpasa doon sa taas. Parang pagsabi mo, doon lang sa sige nyo, yung walang mangyari kasi yung sahod daw nila, hindi tirasan, parang i-compare nyo lang sahod nila. Hindi naman na, dapat nandun nga sila, di ba? So, dapat sila mismo. Lang mismong kung ano yung concern ng mga staff, sasabihin nila. Ganun lang yun naman yun dapat. Kaya nga nandun sila. Di ba? So, yun. So, sana, in the name of God, by our God, Lord Jesus Christ. Okay? Alam naman nila yung side natin. Nag-reveal nila at ma-open natin. Mabuksan yung isipan nila. So, yun lang. So, okay guys. Yun lang siguro mga ngayon. Magka-copy muna kayo. Mag-copy. Okay? Nescafe yung tasa, Lipton tea ang ininom. Okay. Hindi po sila sponsor, pero ang magawa eh. Ito yun eh. Ito yung hawak natin eh. So, living well, sa mga hindi pa naka-subscribe, subscribe kayo. Tapos, click nyo din yung
like, and click nyo rin yung bell notification para updated kayo sa mga YouTube vlog ko. Share na rin nyo mga kaibigan nyo. Bulol na naman ako. So yeah guys, ingat po kayo lahat yan. Okay.